Hi kids! Welcome to Teacher Beth Flash TV! Ngayon ay tatalakayin natin ang paksang magagalang na pananalita. Sa araling ito, ating matututunan ang tamang paggamit ng mga magagalang na pananalita. Handa na ba kayo? Ikaw ba ay gumagamit ng mga magagalang na pananalita? Bakit tayo gumagamit ng mga magagalang na pananalita? Tayo ay gumagamit ng mga magagalang na pananalita upang maipakita natin ang ating respeto at paggalang sa kaninomang taong ating kausap, lalo na sa mga nakatatanda. Ang pagiging magalang ay isa sa mga katangian ng mabuting batang Pilipino. Makikita ang kanyang pagiging magalang sa kanyang mga kilos at pananalita. Ano-ano ba ang mga ginagamit na magagalang na pananalita? Halina at alamin natin ang ilan sa mga magagalang na pananalita. Po at opo. Ang po at opo ay magagalang na salita na sinasabi kapag nakikipag-usap sa nakatatanda. Ating basahin at pakinggan ang pag-uusap ng mag-ina. Anak, makikinig ka sa iyong guro at magpapakabait lagi. Opo, nanay, makikinig po akong mabuti sa aking guro. Sa kanilang pag-uusap, ang anak ay gumamit ng mga magagalang na salitang po at opo. Salamat o thank you sa salitang Ingles. Ang salamat o salamat po ay sinasabi kapag may natanggap kang isang bagay mula sa ibang tao. Sinasabi rin ito kapag may ginawang mabuti sa iyo ang ibang tao. Narito ang halimbawa ng tamang paggamit ng salitang salamat. Maligayang kaarawan! Heto ang regalo ko sa iyo, anak. Salamat po, nanay, sa regalo ninyo. Ang bata ay nagpasalamat nang siya ay makatanggap ng regalo mula sa kanyang ina. Walang anuman o you're welcome or welcome sa salitang Ingles. Ang walang anuman ang salitang ating isinasagot sa taong nagpasalamat sa atin. Ating pakinggan at basahin ang pag-uusap ng guro at ni Angelo. Salamat, Angelo. Walang anuman po. Sa usapang ito, ang guro ay nagpasalamat kay Angelo. Kung kaya naman si Angelo ay sumagot ng walang anuman po. Pasensya na o paumanhin. I'm sorry naman ito sa salitang Ingles. Ang pasensya na o paumanhin ay magalang na salita na sinasabi kapag nakasakit ka ng isang tao o kung nais mong humingi ng paumanhin. Narito ang isang halimbawa. Aray! Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ang batang lalaki ay humingi ng pasensya o paumanhin sa batang babaeng kanyang nasaktan ng hindi sinasadya. Makikiraan o paumanhin. Excuse me sa salitang Ingles. Ang makikiraan ay magalang na salita na sinasabi kung may tao sa iyong dadaanan. Maaari din nating sabihin ang paumanhin o excuse me kung tayo ay makakaabala sa ibang tao.
Narito ang isang halimbawa. Makikiraan po. Ang bata ay nakikiraan sa dalawang taong nag-uusap. Narito pa ang isang halimbawa. Paumanhin po. Binibini, maaari po ba akong lumabas? Ating pakinggan ang pag-uusap ng mag-anak. Anak, pakiabot mo nga ang kanin. Ana, maaari bang kuhanin mo ito? Ang mga salitang paki, tulad ng salitang pakiabot, at maaari ba sa pag-uutos o pakikiusap ay mga magagalang na pananalita rin. Mano po. Ang pagmamano ay isa ring gawain na nagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda. Tandaan, ang paggalang ay unang natututunan sa tahanan. Ang paggamit ng mga magagalang na pananalita ay isang magandang katangian ng isang bata. Ugaliing sabihin at gawin ito araw-araw sa ating mga magulang, guro, kaibigan, kalaro, at pati na rin sa ibang taong ating nakakasalamuha. Muli mga bata, narito ang mga magagalang na pananalita. Salamat. Po at opo. Walang anuman. Makikiraan. Paumanhin. Mano po. At pasensya na. Handa ka na ba? Kahunan ang tamang larawan na angkop sa bawat magalang na salita. Maaari mo rin isulat ang iyong sagot sa comment section. Salamat! Alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng pagpapasalamat? Ang tamang sagot ay ang unang larawan. Makikiraan. Ang tamang sagot ay ang ikalawang larawan. Pasensya na. Alin sa dalawang larawan ang tugma sa magalang na salitang pasensya na? Ang tamang sagot ay ang unang larawan. Kahunan ang tamang magalang na pananalita sa bawat tanong. Maaari mo rin isulat ang iyong sagot sa comment section. Nasaktan mo ang iyong kalaro. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Salamat. Pasensya na. Makikiraan. Nasaktan mo ang iyong kalaro. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Ang sasabihin mo ay pasensya na. Dumalaw ang iyong lola sa inyong bahay. Ano ang sasabihin mo sa kanya?
Mano po. Po at opo. Walang anuman. Dumalaw ang iyong lola sa inyong bahay. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Ang tamang sagot ay mano po. Ibinili ka ng iyong ina ng bagong bag. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Salamat. Pasensya na. Paumanhin. Ibinili ka ng iyong ina ng bagong bag. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Ang tamang sabihin ay salamat o salamat po. Dadaan ka sa pagitan ng dalawang batang naglalaro. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Salamat. Walang anuman, makikiraan. Dadaan ka sa pagitan ng dalawang batang naglalaro. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Ang iyong sasabihin ay makikiraan. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.